Kausapin ho muna natin at nasa linya ng aming telepono si Ma'am Angela Lucero, ang ina ng pinaslang na driver na si Jang Lucero about a few weeks ago. Magandang umaga po, Nanay Angela. Opo, magandang umaga po, Sir Erwin. Opo, si Erwin Tultaus po kayo lumapit po sa amin at humingi ng tulong. Pero yung sinasabi ho ninyo na kung maaari mapigilan ang lahat ng mga sabit sa kaso ng anak ninyo ay hindi pwedeng palabasin, ay kailangan daw po muna, Nanay Angela, ng whole departure order na patuloy ang pag-usad ng kaso, Ma'am Angela. Opo, sir. May mga nagsabi sa akin na balak nyo raw na pumunta sa NBI para masiguro na mas mapadali pa pag dalawang agencies ang magtulungan para maresolba ang pagpatay sa inyong anak, Nanay Angela. Opo, sir. Aha. Kayo ba'y lumapit na sa NBI o kayo ho'y nagtungo na doon o papatungo pa lang kayo sa NBI po para tumulong na rin ang NBI sa investigasyon po ng pagkamatay ng inyong anak? Nagpupunta na po kami, sir. Okay. Eh ano sabi ng NBI? Tutulungan po nila kami. Alright. Ma'am, may yung sasakyan po ni Jang, nasa kustodiya po ng PNP, ano po? Nasa kustodiya po ng Calamba Police. Calamba Police. Ito po ba'y siniyasat na nila? Kasi may mga nakausap po tayo, mga forensic expert. Ang sinasabi nila, kailangan daw talagang suyurin ng mga investigador ang sasakyan ni Jang para kasi doon daw, baka nanlaban yung anak ninyo, baka nakakalmot siya, sana yung kanyang mga kuko, yung mga buhok, ng mga sumakay doon, yung mga fiber ng damit nila, maaaring matukoy doon at makuha, di ho ba, ng forensic experts, Ma'am Angela. Alam niyo ba kung ito ay sinuyod na ng SOCO ng, para sa DNA testing, ma'am? Opo, Sir Erwin. Kaya nga, nanghingi din ako sana ng kopya doon sa pag-autopsy at saka sa SOGO. Wala naman silang binigay sa akin ang Pulis Calamba. Wala pa kayong, hindi pa kayo binibigay kahit copy man lang ng, spot report nila? Wala po. Okay. Hindi sila nagbibigay sa akin kahit nanghingi ako sa kanila. Oo. Kaya nga, nandismaya po ako. Ma'am, matanong kita, ano po, yung hinuli nila nung una, kutob ninyo, may kutob ba kayo kasi dinismiss po at sinabi ng piskal na mahinang ebidensya. Sang-ayon ho ba kayo doon sa ginawa ng piskal? Hindi ako sang-ayon doon sa ginawa ng piskal kasi hindi nga nila pinaalam sa akin na si Angela, pinakawalan nila. Nalaman ko na lang yung pinakawalan nila si Angela, pag-uwi ka na lang dito sa Manila. Doon ko nakikita doon sa Facebook na welcome home sa post ng pamilya ni Angela at saka doon nalaman ko kung totoo ba ang news na nakawalan na siya. Alright. Ma'am, isa pa ho, kasi marami ho talagang nag-aabang dito sa kaso na ito. Wala po bang naikikwento si Angela sa inyo or sa mga kapatid niya kung ano ho ang problema, kung siya, alam natin na sinasaktan siya ng kanyang girlfriend na karelasyon, pero wala po ba siyang naikikwento na iba pa na may mga atraso siya o kinakatakutan niya na baka patayin siya ng taong ito? Ano, sir? Hindi siya nagkwento sa akin ng sinasaktan siya, pero may last naming chatting doon sa... Ilang araw ito bago po siya pumanaw? Ilang araw itong chat ninyo, ma'am? Mga June 13, June 24. Yan ang last namin chat ng anak ko. Okay. Yan na ano daw siya, yung may kinikwento siya sa akin na daw gusto na daw siyang babalik sa Manila. Tapos para ano, pero antay lang daw niya ang matapos ang lockdown. Okay. Kaya nga nag-ano siya. Pero... mga labas-labas na ngayon ng mga
nababasa ko na sinasaktan pala siya. Uh-huh. At yung naano ko na nalalaman ko may inano pa siya sa inano pa niya ang mata niya. Parang gano'n, marami akong nababasa. Pero nung kami ang nag-usap, gusto na siyang uuwi dito sa Pasay. Mm-hmm. Bakit daw? May dahil lagi daw siyang pinagdudahan, naghanap buhay naman siya ng marangal. Sino nagdududa sa kanya? Yung si Mia Amatorio. Ah, yung kanyang present karelasyon. Na karelasyon. Yung kanyang present na karelasyon. Oo, kasi so, lagi siyang pinagdududahan na may ginagawang kalukuhan. Oo, kasi dito man, habang magpunta dito si ano si Jang sa Maynila galing sa Laguna, dadaan siya sa akin isang beses nga na ano nagpunta siya sa bangko tapos narigla siya. Nagkwentuhan sila, narinig ko na inaaway siya nung oras na 'yon. Ano ba pinag-aawayan nila? So selos, may pinag-aawayan, may duda itong kasalukuyang girlfriend niya na nagtataksil itong si Jang, ganun ba? Hindi. Ano? Ang sabi niya sa akin, wala naman akong ginagawang masama kasi namumuhay ako. Naghanap buhay. Nagmamasada ako. Tapos iba-iba, siya nga daw, si Mia nga daw ang maraming suta, sabi niya dito sa maraming, ano ko. Yung kanya karelasyon, ang maraming girlfriend. Oh, marami siyang suta, yung Mia Amatorio. Yan ang nano namin dito sa chat. Basahin dito yung ano ko. Nandito pa yung mga chat namin ng anak ko. So, pero hindi siya umamin na sa inyo mismo na sinasaktan siya ni Mia. Hindi naman siya umamin. Tapos, may isang beses na nag-usap kami. Na sabi niya, binigyan daw siya ng 15 mil ni Mia para daw malipat ang pangalan sa motor. Sa motor niya, sa pangalan ni Mia. Oo. Kaya hindi pumayag ang si Jang dahil, siyempre, pinag-ipunan niya yung magbili ng motor na pasyon. So, sino? Si Jang ang nagbili ng motor tapos gusto ni Mia na mailipat sa kanya yung motor? O, yan ang kwento ni Jang sa atin, nag-usap kami. Hindi, sa usap lang. Aba, napakaswerte naman ng karelasyon na yan, ano? Aba, maganda na yung girlfriend niya. Aba, gusto pa niya maging sugar mommy niya, ano? Oo, kaya nga, yan ang naano ko na nasaka na naman ang desisyon noon kasi kanya man ang motor tapos kasintahan din niya. Okay, so, ibig sabihin, sa sino gumagamit ng motor? Si, yung kasintahan niya, si Maya? Hindi naman niya nagagamit kasi wala namang... Pero bakit nga daw pinapalipat, bakit pinapalipat yung motor sa kanya ni Maya? Kaya hindi ko alam kung bakit gusto niyang mailipat yon. Kaya nga, sabi ko, siya nang ano doon, kumbaga siya, decision naman yun kasi nakapang... Eh bakit hindi na nalang diretsyong brineka na lang yung kanyang karelasyon ngayon, Nanay Angela? Kaya nga, hindi kasi siya nagkwento sa akin na ganyan ang ano nila doon, nag-away-away silang dalawa. Ah, okay. Alright, Nay, panghuli na lamang. Ngayon ho, na wala na si Angela, napapanaginipan niyo ho ba siya? Si Jang, wala na papanaginipan niyo sa panaginip o mga nagpaparamdam ho at dahil naghihingi ho ng hustisya ito, Nay? Para sa aking side, hindi siya nagpaparamdam sa akin, hindi ako nanaginip sa kanya, pero yung ibang tao nagsusumbong sila sa akin, ang mga netizen pinapanaginipan daw nila. Ano raw sinasabi ni Jam? Yan ang kwento nila sa akin, sir, na nanaginip daw sila, pero ako hindi ako naginip kay Jang. Pero opo, sa mga kay kakilala niya, nagpapanaginip siya, siguro talaga naghihingi siya ng hustisya, no? Opo. Alright, okay. Nakausap niyo po ba yung kanyang kasintahan, si Amaya o si Maya? Nakausap si Mia. Si Mia pala, o? Opo. Nakausap niyo na? Nakausap ko naman. Hindi, pagkatapos sumamatay po si Jang, nakausap niyo ba? Tinanong-tanong ninyo? Kinumprunta ninyo? Hindi ko siya kinumprunta hanggang nakauwi ako dito sa amin. Kasi sabi niya doon, nagkwento siya sa amin, sila lahat ng mga pamilya, na pupunta daw kami sa NBI, pupunta daw kami sa toll, sa
sa ibang ahensya para makuha ang justice ni Jiang. Yan ang ano nila.